So, kumusta mga ka-idol? Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome back sa aking YouTube channel, The Sailing Passion. So, for today's video, susubukan ko pong mag-ferment ng Madre de Agua. So, ito yung aking Madre de Agua. Ayan, napakalaki na. So, sa napanood ko sa YouTube, mas maganda pala siya na palaging pinuputulan. Kasi, the more na pinuputulan siya, ay mas the more nalalago yung kanyang mga dahon. So, yun mga ka-idol, susubukan kong mag-ferment ngayon. So, ito ay first time ko pa lang, kaya kung may mapansin kayo na mali, ay paki-comment na lang sa baba para alam ko. At kung nagustuhan mo yung mga videos ko, ay mag-subscribe ka sa aking YouTube channel at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga videos na i-upload ko. So, tara mga ka-idol, umpisa na natin. So, itong mga ano niya, stems niya o yung mga tangkay niya, ay hindi naman ito masasayang kasi itatanim ko to. So, ang tatanggalin ko lang dito ay dahon. At ipapakita ko rin sa inyo mamaya kung paano ako magparami ng Madre de Agua na hindi nasasayang yung mura pa na ano, mga stems niya. So, gagamitin din natin yan para mabilis dumami yung ating pananim na Madre de Agua. So, yun. Ito na mga ka-idol, tatanggalin na natin yung mga dahon. So, yung sa iba, sinasama nyo nila to, itong mura pa o yung malambot pa na sanga niya. Sa akin, hindi ko yan sinasama kasi tinatanim ko din to para mabilis dumami yung aking mga Madre de Agua. Ganito ang ginagawa ko mga ka-idol sa yung malambot pa na sanga niya. Hindi ko inubos yung dahon para mabilis siya mabuhay. Kumbaga, gamot na lang yung lalabas dito and then tuloy-tuloy na siya. Hindi na siya gagawa uli ng panibagong dahon. So, ganyan lang siya itanim. Mga idol, tapos na po tayong magtanggal ng dahon. So, yan, maraming tingnan. Pero pag na-shred na yan mamaya ay kukunti na lang to. So, dadagdagan ko to. Meron kasi ako dun sa malapit sa aking babuyan. So, tara, kuha tayo dun. So, ito na yung kasamahan mga ka-idol nung Madre de Agua na nasa bahay. So, medyo hindi siya lumago compared dun sa bahay. So, yan, harvestin na natin. So, ito na mga ka-idol, yung na-harvest natin. So, tanggalan na natin ang mga dahon. So, ito na mga ka-idol, yung ating na-harvest ng mga dahon. Yan, napakadami. So, ngayon, tara, mag-shred na tayo.
ito na mga ka-idol, tapos na tayo mag-shredder. So, buksan natin. Meron pa kasi ito sa loob. Mga ka-idol, ay mag-ferment na tayo. So, bali itong i-ferment natin ay kaunti lang. So, sa napanood ko kasi, kailangan daw puno. So, dahil first time ko lang, eh, wala tayong choice. Kaya, lagay na natin to. Kaya, may mga buo-buo pa. Laki. So, okay lang yan. So ang ihalo po natin dito ay ito, meron tayo ditong Yakult. Yung Yakult daw ay mataas to o marami siyang ano, good bacteria. So mas maganda to. Yung probiotics niya ay marami. And then meron tayo ditong asukar na, asukal na yung brown na brown. Yan. And then meron tayo ditong tubig. So sa napanood ko, maganda daw yung galing sa bukal na tubig, yung walang halong chlorine. So, itong tubig ko ay ano lang, tansyado lang to, and then yung ilalagay ko ay isang pack ng asukal. So, ito ay 1/4. 1/4 kilo. Then yung ating Yakult. Then haluin natin hanggang sa malusaw po yung asukal. So mas maganda sana to kung kamayin. So kakamayin ko na lang para ma-feel ko talaga na natutunaw na yung asukal, na humalo na siya dun sa tubig. Pang napakatigas. So ito na mga ka-idol, okay na siya. So ilalagay na natin. So ibubuhos lang natin to. So kailangan naman daw na ano, madiligan lahat ng portion. So yun na mga ka-idol, tapos na tayong mag-ferment. So bali, ferment natin to ng 1 week. So balikan natin to after 1 week. So yun, maraming salamat mga ka-idol sa panonood nyo sa video na to. Kung umabot ka dito sa dulo, ay maraming salamat sa inyong suporta. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe at nagugustuhan mo yung mga videos ko, ay pakisubscribe naman po ng aking channel. At pakihit na rin ang notification bell para updated ka pag may upload ako na bagong videos. So this is the Sailing Passion nagsabing, gawin mo yung mabubuting bagay na nagpapasaya sa'yo. Bye!